Hello everyone, welcome back to my mini vlog. And for this video guys, alam naman natin na every year ay kisargama ay kumakanta para lang ipaliwanag ng maayos ang isang concept para sa mga learners or students, lalo sa mga grade 8 level. So last year ay kinanta po natin ang predictable of 11th song, and I'm sure na may mga estudyante pa nakalala nito na nasa grade 9 na ngayon. And dahil lesson namin sa grade 8 ngayon ay all about earth science, particularly understanding typhoon, kaya naisipan ko naman na gumawa ng panibagong kanta para mas ma-retain sa mga isip ng mga estudyante ang mga kailangan nilang dapat matutunan sa araling ito. Kaya naman guys, sabayan niyo ako muli sa aking pagkanta. Kinompose ko lang po ito gamit ang mga concept ng araling understanding typhoon para mas maganda at mas mapalalim pa at maunawaan ang estudyante ang konsepto about typhoon. Kaya tara na guys, sabay na po sa aking pagkanta to the tune of Obladi, Oblada. Tara great students, sabay na ako sa pagkanta ng understanding typhoon song to the tune of Obladi, Oblada. Tara, learning science is full of fun! Di na kayo mag-aral tungkol sa bagyo, para di na kayo malilito. Isaysayin natin ang mga katawagan para lahat kayo ay maliwanagan. O typhoon, hurricane, not cyclone, ano nga bang totoong pangalan? Alamin ang pinanggalingan para inyong malaman. Typhoon kung nagmula sa Northwest Pacific, cyclone naman pag Southwest Pacific. Cyclone din ang tawag pagaling Indian Ocean at hurricane sa Atlantic at Eastern Pacific. O typhoon, hurricane at cyclone, ano nga bang totoong pangalan? Alamin ang pinanggalingan para ating malaman. Iba't-iba man ang katawagan ng bagyo, mga acronym na ito.